araw-araw. Kaya ang inflation dapat talunin. Dapat ang investment mo kikita ng mas mataas sa antas ng inflation. Ngi. Wang. 1% lang kikitain ng pera ko. Di halos wala rin kinikita yung impo ko. Ang pangalawang kalaban natin sa pagpalago ay yung procrastination. Ito yung pagpapabukas, yung manyana-manyana. Yung ating pinag-usapan na 1,000 a month kung magsisave ka for 20 years at sabihin mong tuloy-tuloy ang savings mo for 20 years at 20% lalago yan sa 2.4 million pesos. Pero kung ipagpaliban mo na isang taon yan, na-invest na 20 years and 19 years lang ang magamit mo, malulugi ka ng 460,000. Yan ang mawawala sa'yo sa pagpapabukas mo. Guilty as charged ako dyan, Ninong. Guilty as charged. Huwag na natin ipagpabukas pa ang pagpapalago. Gawin na natin. Ngayon. Ang isa pang hadlang sa ating pagpapalago ng pera ay yung ating bad spending habits. Ito yung ating masamang ugali na napapabili tayo o bili tayo ng bili ng mga bagay na hindi natin kailangan. Kadalasan nga, napapabili tayo biglaan. Na-attract tayo dun sa, uy, buy one, take one, 70% off. Napapabigla tayong gumastos kahit hindi natin kailangan. Ang solusyon, sundin natin ang patakaran na buy only when we need. Planuhin natin ang ating pamimili. But buy the best that we can afford. Meron tayong mga kostumbre at mga tradisyon na hindi natin maiwasan. Yan ang isa pang balakid o kalaban sa ating pagpapalago ng pera. Mahirap, pero kaya. Gaya ng mga overseas Filipinos, pag uwi, anong kailangan gawin? Kailangan may pasalubong, kailangan may balato. Halos lahat ng miyembro ng barangay nag-aantay ng balato. Yun ang mga naiwan, kailangan. Pag may binyag, kailangan may party. May first year party, birthday. May seventh year birthday party. May 18th year birthday party. Napakadaming party. At saka alam nyo ba, there are 770 fiestas sa Pilipinas. As I speak now, dalawa sigurong piyesta nangyayari sa araw na to. Ano nangyayari? Umuutang tayo para makapaghanda at mabuksan ang ating mga tahanan para sa lahat ng bisita ng ating barangay. Yan ang mga tradisyon na sana maganda kung kaya ng bulsa. Ang solusyon, pag-usapan ng pamilya ang lahat ng bagay tungkol sa pera. Ano ba ang tunay na kalagayang pinansyal nila? Ano ang kaya nila? Anong hindi nila kaya? Because money is a family matter. Ang huli at panglimang hadlang natin sa pagpapalago ng pera ay buwis or taxes. Every legitimate transaction, money transaction, ay may kahati ang ating pamahalaan o gobyerno. Ito ay isang realidad na dapat nating tugunin. Yung ating pinag-usapan, halimbawa, nag-save ka ng 100 pesos sa savings deposit, after one year, lumago by 2 pesos, 102 pesos na. Yung 2 pesos na kinita mo, merong kukuhanin ng gobyerno na buwis na 20%. Halimbawa, yung ating pinag-usapan, nag-save ka ng 100 pesos for one year, nilagay mo sa savings deposit. Ang kita, 2% interest, kumita ka ng 2 pesos after 1 year. Sa 2 pesos na yan, makakaltasan ng buwis yan ng 20%. Ang neto sa'yo, 1 peso and 60 centavos. Yan ang nagpapatunay na ang buwis ay nakakaapekto sa ating pagpapalago ng pera. Recognizing and accepting all these obstacles, inflation, procrastination, bad spending habits, culture and tradition, taxes is half the solution to your problem. Now that you know who your allies are and who your enemies are, you can plan your journey to financial independence.
Ano nga ba yung nangyayat natin ba? Ibigay nga ni tatay, kuya. Huwag mo naman eh. Nye. Psst! Kung maingay! Kung magising ang tatay niyo eh! Ano pang iniiti si tatay? Hindi ko nga alam eh! Basta andun yung sagot! Hanapin niyo na! Daling! Ano ba hinahanap niyo dyan? Ha? Mahal, ginulat mo naman kami eh! Ano pong ginagawa ninyo? Ay, nahanap lang po namin yung notebook na puno po ng tula. Oh, darling! Ngayon ko lang nalaman na mahilig ka palang sumulat ng tula. Nakahiligan eh. Masarap isulat. Yung nadarama mo sa tula. Oh, sige. Hanapin natin yung libro ng mga tula ng nanay niyo. Dali, dali. Sige, doon sa kabila. Ikaw naman doon sa kabila. Dali, dali. O dyan. O sige, angat niyo. Baka nyo dito. Hanapin na. Oo, yan. Doon sa kabila doon. Hello, Ninong. Can you hear me? O, Bayani. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Marami na ako natutunan sa inyo, Ninong. Eh. Nag-guilty nga po ako. Eh. Kasi, nalaman pong napakarami kong maling gawain kaisipan. Ang maganda, naaamin mo sa sarili mo. Yan ang magiging umpisa ng pagbabago ng iyong mindset. It's never too late to be great. Ika nga. Ganda nun, Ninong. Ah. Pero, meron lang po akong isang tanong. Paano ko makakapag-ipon ito? Sa kalagayan ko ito. Taas-taas ng mga bilihin, daming gastusin sa bahay, may dalawa pa akong pinag-aaral, lalo na sa kalagayan ko ngayon, wala na akong trabaho. Paano kaya ako makakapag-ipon ito? Mawala na talaga akong maipon. Diyan ka nagkakamali, Bay. Ituloy mo ang panonood ng DVD. Matutulungan kang masagot yung concern mo na yan. Sige na, namamaos na ako. Kaya nga na kayo, Ninong. Gusto niyo mo sa labat? Remember what we discussed? What is the most important entity in this world that affects you financially? It's YOU Inc. You. Think of yourself as a company. And then, for whatever you earn, pay yourself by savings. Savings is paying yourself first. By the way, when you spend, you're paying others first. So how do you save? So what is the right way to save? Sa nakakarami, income minus expenses equals savings. As if savings kung ano lang ang matira. Mali yan. Yung iba naman, expenses minus income equals utang. Lalong mali. Ang savings hindi tira o ano lang matira. Ang savings, planned expense yan. Ang tamang equation, income minus savings equals expense. Yan ang tama. Pay yourself first. Planado ang savings. Because savings is also an expense. It's an expense that buys your future. Kailangan alamin mo kung bakit ka nagsisave at nag-iinvest. Ano ba yung tunguin mong financial sa buhay mo? Tatlong basket ang dapat nating punuin. Unang basket, basket of protection. Basket ng lifestyle. Basket ng retirement. Basket of protection. We need to protect our greatest income generating asset. Lalo na kung meron tayong pamilyang umaasa sa ating kinikita. Protektahan natin ang ating kinikita na kung sakali mawala tayo sa mundong ito, ay mayroong papalit sa ating kinikita para naman sustinahan yung ating pamilya. Kailangan natin protektahan ang ating mga pamilya sa ating buhay at ating kalusugan. Isiguro natin ang ating buhay at ang ating kalusugan. Ang pangalawang basket ay ang basket ng lifestyle. Dito, para masiguro natin ang antas ng ating pamumuhay, ay dapat meron tayong sufficient reserves for emergencies in our lives.
yung ating pamamahay at yung ating edukasyon ng ating mga anak. Pangatlo, ito ang matagalang pangangailangan natin, ang basket ng retirement. Ito yung dadatnan nating lahat na pag hindi na tayo nakakapagtrabaho. You may forget everything that I've said so far, but not this one. Ito yung ating life rule na dapat nating sundin. The 80-20 rule. Ang ibig sabihin nito, live within 80% of what you earn. And the 20% is what you pay yourself. Yan ang bayaran mo sa sarili mo. Yan ang gagastusin mo pambili ng iyong kinabukasan. Para malaman mo ang kalagayan mo, ilista mo lahat ng gastusin mo ngayon. Lahat ilista mo. At alamin mo, bawat isa, yan ba yung need o yan ba yung luho? Eh, yung need, yung pag hindi mo makuha, maapekto ang buhay mo. Eh, yung want, pag hindi mo makuha, walang epekto sa buhay mo. Isa-isahin mo yan at siguraduhin mo na 80% ng kinikita mo ay sapat na pangtustos ng needs na yan. Remember, active income may only be spent for needs. Passive income may be spent for wants and to grow our wealth. Sige nga, mailista nga ang needs and wants namin. Pero si Daling lang nakakaalam nun eh. Obay, ano yung sinusulat mo? Hello, Ninong. Mukhang busy ka. Oo, inililista ko po ang needs and wants ng pamilya ko. Pero talaga pong si Mrs. ang nakakaalam ito eh. Siguro, panahon lang parang sabihin ko sa kanya. Di ba sinabi niyo, bawal ang procrastination. Hindi ko na mapagliliban ito. I'm glad to hear that, Bay. Talagang magiging desidido ko, determinado ko, at magiging disiplinado ako para pa meron akong dalawang kabayo. Hindi po ba? Ayun ang sabi ninyo. Ano na nga yung sinabi ko? Active at passive income. Sine-check ko lang kung naalala mo. Siyempre, kailangan ko lang tulong ng pamilya ko. Eh, kasi po eh, sino bang nakataya dito? Hindi ang kinabukasan ng aking pamilya. Hindi po ba? Oo nga. At saka, parang ito ang babalato ang apelido namin. Para share kami sa lahat ng blessings at responsibility. Babalato means to share. O, ganun ba? Hindi ko alam yun ah. O, di ba Ninong? May natutunan din kayo sa akin. Ako nga po eh, ang dami ko natutunan sa inyo. Kaya, thank you po talaga. You're welcome. Good luck, ha? Maraming pong salamat. Andito tayo ngayon dahil meron tayong importanteng pag-uusapan. Pasensya na kayo at medyo magulo ang isip ko simula nang dumating ako dahil may iniisip ako. Ano ba yun sa DVD, Tay? Paano mo nalaman yung tungkol sa DVD? Empo yung pinaparap ni nanay. Sorry, mahal. Nag-aalala lang kasi ako. Parang may bumabagabag dyan sa isip mo eh. Ayan, totoo niyan. Yung pinapanood kong DVD ay tungkol sa financial literacy. Sus, kala X-rated na eh. Junior! Ma, it's zero. Taka, sandali, sandali. Ang totoo niyan, kaya ako pinapanood yung tungkol sa financial literacy, ay ayoko magka-problema tayo sa pera dahil hindi na ako babalik sa Dubai. Na-layoff na ako. I'm back for good. Naku, mahal! Paano yan? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. At yung kaunting naipon ko, palalaguin natin. Pero, kailangan sama-sama tayo. Junior, game ka ba? Hey, Roddy. Mithi, game? Game po. Darling, game? Game. In summary, it is your obligation to build wealth over your lifetime. Financial literacy is key to this success. But financial literacy is not about numbers. It's all about
mindset. Upo yan. Sulat. Ay, kaya sandali ah. Sir, babala to? Uy, oo. Kapasin na lang po. Ah, nakalimutan mo na babala to dito eh. Sir. Ano naman? Uy. Salamat ha. Ayun, ganun na ganun.